Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-33 na linggo sa kanilang panahon. At ngayon na 22 ng Nobyembre, ating gunitain si Santa Cecilia, isang dalaga at martel. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon, mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idalagin natin ating intensyon para kay Father Fernando Carpio. At ang intensyon natin para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. At intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, ipinapahayag sa pangalawang aklat ng Makabiyo ang pag-aalay ng ina ng kanyang buhay kasama ang kanyang pito na mga anak upang maging matapat sa buhay pananalig sa Panginoong Diyos na hindi sila lumabag sa kaugalian at kautosan. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon na magiging matapat sapagkat itinuring niya ang paghahari ng Diyos na parang may isang pinuno na pumunta sa ibang lugar at nag-iwan ng kayamanan na siyang ibigay sa kanyang pagbalik. Tayo ay binigyan ng mga biyaya ng ating Panginoon upang tayo ay magpaunlad sa ating buhay pananalig, buhay paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino bang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak
Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay, yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig na Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-alahay sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ng kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin niya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya iniintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan ito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Sa pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung panong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kahit pagkaalis niya, nagsugo sila na makinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salaping niyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang iyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salitang mo yan, kita hahatulan. Alam mo palang ako ay mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inalagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi siya niya sa mga naroon, kunin niyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway, kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpunta si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw, magpapalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ika-33 na linggo sa kanilang panahon. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa katapatan bilang katiwala at nananalig. Tayo ay tinatawag na maging matapat bilang nananalig sa ating Panginoong Diyos at dapat matapat rin tayo sa ating paglilingkod. Sa ating unang pagbasa, sa pangalang aklat
ni Maccabeo, Capitulo City, versikulo 1 hanggang 31, ay ibinahagi sa atin ang kwento ng isang ina at ang kanyang pitong anak na kahit sila'y pinahirapan, naging matapat rin sila. Na kahit pinatay sila, hindi sila sumunod sa haring si Antioco dahil ipinapahayag nila ang katapatan ng kanilang pananalig sa Panginoong Yahweh hanggang kamatayan. At ito ay siyang pagpapahayag ng isang tunay na nananalig at katiwala ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating Salmo 16, atin po napakinggan na palagi nating sinusundan ang landas na itinakda ng Panginoon. Kaya sa pagkagising natin, ang ating Panginoong Diyos ay ating sinisinta at ang ating kasiyahan at kagalakan ay nasa Kanya. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 28, ay isang mahaba na kwento na tinatawag na talinghaga o parable na itinuro ng ating Panginoong Hesus upang kanyang ipahayag ano ang inaasahan ng mga tao at ano ang dapat nilang buhay. Dahil ang akala ng iba na yung sinabi ng Panginoon na maghari ng Diyos, kaagad-agad makita nila kung ano ang paghahari ng Diyos. Kaya gumawa ng talinghaga o nagkwento ang ating Panginoon na tinatawag na parabola o talinghaga upang ipahayag na dapat sila maging matapat sa pananalig sa Diyos. Gaya ng mga alipin, ng nasampo na alipin na sa kwento ay binigyan ng isang magiging hari at ipinagtitiwala sa kanyang sampo na alipin ang isang salaping ginto na ito dapat ay magkaroon ng pagtubo. Ngunit mayroong isa na walang ginagawa kaya siya ay naparusahan, kinuha mula sa kanya. Ang ibig sabihin dito, ang akala ng iba na mayroon silang pananalig pero wala pala dahil wala silang ginawa sa bigay at nabiyaya ng Panginoon, walang maisa kanila o walang mapunta sa kanila na biyaya. Samantala yung napagunlad o napagyabong ang kanilang pananalig na parang isang perang ginto lang pero pinaunlad, pinadami ng 10 ulit o 10 kadami ay madagdagan pa. Itong kwento na ito ay isang kwento para sa atin. Hindi lang ito kwento na tugon ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kwento para sa atin. Paano tayo magiging matapat na katiwala ng ating Panginoon? Lahat po tayo ay binigyan ng biyaya ng Panginoon na sapat na upang tayo mamuhay. Ngunit tayo katiwala lang. Lahat ng mga material na kayamanan o kung anumang nasa atin, kahit nasabihin natin pinaghirapan natin ito dahil nagmula sa ating pagsisikap, nagmula sa ating natawag na sweldo o kaya sa ating ganansya sa ginagawa nating negosyo o dili kaya bunga ng ating pagsasaka at iba pang mga pinaghirapan natin sa buhay, ito ay biyaya na mula pa rin sa Panginoon. Dahil una sa lahat, tayo'y ipinanganak na hubad. Wala po tayong daladala na kayamanan. Kahit sino po sa atin na ipinanganak sa kung anumang pamilya, wala po tayong dala. Liban lang sa lupa na dala natin na iyon ay putulin din at hindi maging bahagi ng ating buhay. Napakaliit lang dahil iyon ay ang umbilical cord na putulin upang tayo mamuhay. Ang atin pong kwento ngayon ay magtuturo sa atin lagi.
Katiwala lang tayo. Huwag nating angkinin ang lahat na nasa atin ngayon, nasa sarili natin. Wala pong private property. Sapagkat lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay para sa Diyos. At para sa ikapupuri at ikapagpupugay sa Diyos. Yung mga tao nagsabi na akin ito, hindi yun sa kanila, ay mali. Kayo'y nabigyan ng marami upang ang mga wala ay inyong bibigyan. Kaya nga, binigyan kayo ng maraming bagay na pinagkatiwala sa inyo upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Kapag ka hindi ninyo ibinahagi sa iba na wala at marami kayo at sobra kayo at nilustay nyo ang kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo, ninakawan ninyo ang Diyos sa dapat ibahagi sana sa mga dukha, sa mga nailangan, sa mga mahirap. At kung ikaw naman ay laging hambog o nagmakasarili o nagmataas sa sarili na ito ay nangyari sa buhay mo dahil pinaghirapan mo, kung hindi ka kaya binigyan ng ganyang lakas o talino o kaya oportunidad ng Diyos, mangyari kaya ang buhay mo ngayon? Ang ibig sabihin dito, ang lahat ng nasa iyo ay sa Diyos. At kung ano ang nasa Diyos at ang gusto ng Diyos ay ikaw nakatiwala, ay handa kang magbahagi ng dekalidad sa iyong panahon, dekalidad sa iyong talento, dekalidad sa mga bagay-bagay at kayamanan na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yun ang paghahari ng Diyos. Kaya nung nagtanong ang mga tao doon sa panahon ng Panginoon, kailan darating ang paghahari ng Diyos? Dumating na ang paghahari ng Diyos. Hindi lang ginagawa ng tao ang kanyang tungkulin na ibahagi dapat sa kapwa ang narapat ibahagi sa kapwa. Dahil ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng awa, habag, pagmamahal, kabutihang loob, tunay na kapayapaan, kapatiran at pagkakaisa na ang lahat ay hindi maghihirap sapagkat tayo ay nakipagkapwa-tao, nagtutulungan sa isa't isa, nagpahayag na ang Diyos ay mabuti sapagkat ginagawa natin ang mga mabuting bagay upang maihayag na mayroong Diyos na may kabutihang loob. Sa iyong buhay ba? Ibinahagi mo ba sa dekalidad ang iyong panahon, ang iyong talento, at kung ano man ang material na kayaman na nasa iyo para sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos? Ano pa ang iyong magagawa upang ang Diyos ay siyang maging sentro ng buhay at siya ay tunay na mapahayag na Diyos ng kabutihang loob? Kung nabahagi nga sa mga kapwa natin ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, tayo ay tunay na katiwala ng Diyos na namuhay sa kanyang pag-ibig. Ang ating ginagawa ay pagtugon lang sa dakilang pag-ibig ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagtitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan. May pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa nang may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay
upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa manghigit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hingnam ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Siupo po ang lahat. Manalangin ang ipatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ang iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugulugod niyang kagitingan sa pamuhay, ay nagpaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanento na ay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni Santa Cecilia ay parangalan. Siya ay kapalag namin may pinindigan ikaw ay pahayag kay siya ay mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan yung anak na naghain ng siling buhay. Tulad ng ganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kay kaisa namang yan, sisiawit ng papuri siyong humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang-tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa magkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Cecilia, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang naman namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available pa po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos para sa karagdagang discount ng bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha
sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga at mga kumag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pagbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, ama namin, ikaw po ang dahilan ng pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng kuwang sa iyong kaharian sa langit. Kapipaan kailanman ay gawad ng may kapal sa iyong mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Amen. Panatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, Banal na Misa, kina sa loob. At sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Dambana ni Jesus Nazareno at kayong naugnay sa iba't ibang social media platform at kuskusing sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church, sa mga kapo nating manailangan at mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpraan kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpraan kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Tayo ay katiwala ng Diyos. Kailangang ipahayag natin ang ating katapatan sa wing katiwala upang maipahayag sa buhay natin ang kabutihang loob ng Diyos. Ngayon po ang kuspas, mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na kuspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagwas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga nalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús, nace.
Jesus.